Ayan, magandang gabi po sa inyo. Ako po hindi nakatiis na hindi mag-live ngayon o i-share tong video na ito. Although, yun nga po, nakakalungkot talaga na tayo po ay pinaikot-ikot ng pandemic na ito. Actually po, hindi pa ako kontra sa ating pamahalaan, hindi pa ako nag-against about sa bakuna, kundi gusto ko lang pong i-secure kung ano po ba talaga ang kalagayan itong pagbabakuna. Ito bang pagbabakuna na ito ang magdadala sa iyo na para ikaw ay maligtas, para ikaw ay hindi magkaroon ng COVID? Marami na po talagang lumalabas ng mga karanasan na actually hindi pa nakabuti itong pagbakuna. Pero pinaporsige pa rin po. Meron pa akong mga ilang mga ano na panoorin po. Ito po, live to ngayon. Oh. Ayan, ipapakita ko po sa inyo ito. Live July 28, 2021. Ito po ay live ng EBS-CBN. Pakinggan po natin kung ano po yung ano ng balita, ha. Pakinggan po ninyo ng mabuti. Samantala, kinumpirma po ni Senator Richard Dick Gordon na positibo siya sa COVID-19. May counting sintomas po ang senador na fully vaccinated kontra sa coronavirus. Ayan po, ha. Fully vaccinated. Ibig sabihin, ikaw ay kumpleto na. Nabaksinan ka na. Pero ngayon, siya ngayon ay merong COVID. So, anong papanggamot mo dyan ngayon? Eh ngayon, meron ka na palang, ano, meron ka na palang vaccine. Tapos magkasakit ka, ano, babaksinan ka naman uli. Guys, hindi ba parang ito po ay, hirap po gamitin kasi yung term na, ano, pwede kong isalita. Pero, iniiwasan ko po na makapagsalita na hindi mabuting term. Ang gusto ko lang po sabihin dito, hindi po tayo safe dyan sa vaccine na yan. Actually, yan nga po, nabaksina na si Senator Gordon. Pagkatapos nagkaroon pa siya. Hindi lang po siya. Actually, ang dami na. Alam ko na, marami sa inyo may alam na nabaksina na, nagka-COVID pa. So, ibig sabihin, itong vaccine na ito, it's a matter of pera-pera. Opo, pera-pera lang talaga. Dahil kailangan i-vaksinan ka. Meron silang kita sa bawat mga baksin nila. Alam niyo po, hindi po ako talaga naniniwala na ito ang solusyon. Hindi po talaga ito solusyon. Tulad na, bigyan ko po kayo ng example. Yung sakit po na AIDS, talaga nakakamatay po yan. Ilang taon na po yan, maliit pa lamang po ako, labas na yung AIDS na yan. Hanggang ngayon, wala pa pong vaccine dyan. Ginagawa pa lang po. Gumagawa pa lang sila ng mga gamot na para ilalagay dyan. Ang tagal na pong panahon yan. Yan po ay hindi pa nagagawan para gumaling yung mga may sakit dyan. Ito isang taon lang. Isang, hindi pa nga yata umabot ng isang taon eh. Nagawa na agad nila na pwede na agad na babaksinan ka. Kaya nga, ang daming iniiris, palagay ko, irisin din nila itong aking ipopost na ito. Ang daming iniiris sa Facebook na mga nilalagay na namatay dahil sa pagkaano ng bakuna, after na bakuna, nang hina at tuluyan na. Ang dami nilang dahilan. Dahil kasi, ano yun sa sakit niya, ganun. Eh, hindi pa naman siya naghihingalo nun. Okay naman ang katawan niya. Pero nung nasaksakan, bigla nang hina. Sabay na trigger. Meron din, kakatawag lang din sa akin ng isang kaibigan na wala na yung hika niya for how many years. Pagkatapos ngayon, nung nabaksinan siya, yun, naghihika na siya ngayon. Sabi ko nga, may mga side effect to. Kaya, sana makarating to kahit na saan-saan dako. Tingnan nyo, ha. Meron pa akong isang ipapanood sa inyo. Ha? Wait lang, ipost ko lang muna to. Puntahan po natin yung pangalawa. Wait, nalang lang, ha. 100 pounds. Ito simplifies about 20. Becomes 80. Hindi na overpopulated. So much plus 100 pounds. Ito simplifies about 20. Becomes 80. Hindi na overpopulated. Ito, sabi niya, ito mga suggestion ko. On vaccine rollout. Kailangan daw po ay improve natin yung vaccine rollout.
Kasi daw, from March 1 to 17, only 269,583 frontliners were inoculated. That represents only 23.95% of the available vaccines from Sinovac and AstraZeneca. Oh. Bakit? Assuming na totoo yung sinasabi mo, itong paliwanag dyan, ha? Makinig ka, Ate Lenny. Pakinggan niyo po yung paliwanag niya para matuto po tayong lahat at magising tayong lahat sa katotohanan, mga kaibigan. Sana po makita niyo talaga itong katotohanan. Tingnan niyo po, ha? Kasi sabi ni Dr. Duque at ni Secretary Galvez, hindi nila kaagad lahat. Bakit? Kasi tinitingnan nila yung mga nauna, kung merong adverse effects, hindi nila binubuhos lahat kasi kumbaga, sila mga guinea pigs. Eh, nung pisan eh. Makita natin kung paano kung matindi yung nang mangyari sa kanila after the bakuna. Alam naman, ituloy mo pa. Kaya dinadahan-dahan nila. Ninyo, yung mga sinabi ni President Duterte na kung ang population ng bansa isa. Ayan guys, nakita niyo yun, di ba? Ang paliwanag niya ay kung ang adverse effect nito ay matindi, ay ititigil na. Ngayon nyo, mismo mga leader na yan guys, alam nila, hindi to ganun ka-sure. Bakit hindi na lang kasi sila, guys, ito ha, bakit hindi na lang kasi sila makinig sa mga doktor mismo na nagsasabi? Ha? Pakinggan nyo guys, pakinggan nyo yung mga doktor na nagsasabi. Wait lang guys ha, gusto ko talaga mapanood ninyo to eh. Sana ay lahat kayo ay magising, lahat tayo magising dito. Wait lang, pause ko lang to. Ayan guys, tingnan nyo to ha, tingnan nyo to. Bakit hindi na lang maniwala tayo sa mga doktor na ito, na hindi lang sila nag-iisa, napakarami nila guys. Hindi lang sa Pilipinas, i-type po ninyo sa YouTube. Ang daming doktor outside the Philippines, international, pati dito sa Pilipinas, ito yung sinasabi. Panoorin nyo to, sana matuto po tayo at mabless po tayo dito. Mga request for a part 2 with Dr. Alan Landrito. Andito na naman po siya for an update on the COVID-19 crisis in the Philippines. Please welcome Dr. Alan Landrito. Hi, Doc. Hello, good afternoon. It's nice to be here again. I'm Corey. Kamusta po kayo, Doc? Mukhang masaya po kayo ngayon. Yes, I was able to complete all the requirements for the CPR, certified by the FDA, and we were able to submit yesterday. So I'm hoping in 3 days' time we'll get the CPR approved. Ang galing. So anong ibig sabihin kapag meron na po kayong CPR sa FDA? I can bring it out to the pharmacies, the Mercury drug, Watson's, so everything will be legal. Kailangan pa ba rin ng prescription, Doc? Yes, that's what they want to impose. Kasi it's a prescription drug, so we have to comply with it. We need the doctors to prescribe before the patients can get it. Doc, matanong ko nga kasi yung mga COVID cases ay lalong tumataas sa Pilipinas. What is your opinion on the situation? Yes, we are expecting something like this will happen and we will be expecting upsurges one place after the other. Now it's Zamboanga, before that it's Tumegalaw. And before that, Ilaga, before that, Metro Manila. There will be upsurges one place after the other. But these things are taking place because the virus is already infecting everyone. And the pandemic will only end after it has infected everyone. Pag nahawahan na lahat. Tsaka yan matatapos. Maganda kung may ivermectin ng mga tao, mahawahan man sila, hindi na sila gaano magkakasakit. And guys, ha, gusto kong marinig niyon, kung may ivermectin sila, mahawaan man sila, hindi na sila ganun magkakasakit. Pakinggan po ninyong kadugtong,
Actually, this is the part 2. Gusto ko mapanood din yung part 1. Ito na yung kasing pwede na silang maglabas ngayon, yung ivermectin na gamot, pwede na yung ibigay sa mga parmasya. Ang tagal nila nakipag-debate dyan, guys. Ngayon, nakita nung mga ano na wala silang mapigilan kasi mga tao na mismo nagsasabi, gumaling kami. Ayun, pinayagan na nila sa wakas. Oo, Doc, pero may posible ba na kung nag-ivermectin ka, hindi ka mahahawaan? Apo, karamihan, malaking panlabanan nila. Meron silang internal protection protocols, pero doesn't mean hindi sila mahahawahan o hindi sila magkakasalit ng COVID. Pero kung naka-ivermectin sila, regular, mahahawahan sila, pero mild na lang yung magiging manifestation ng disease na yan, ng COVID. Tingnan nyo, guys. Ang laking tulong po na itong ivermectin na ito, na kung saan, meron na po ngayon online, pwede rin po kayong bumili. Ako po, nakapag-take na ako nito. Ngayon, gusto ko lang talagang i-promote ito para alam po ninyo kung ano po ito. Sa Lazada, makakabili po kayo nito. Ito po ay talagang gamit na nila, itong mga doktor na ito, na ibinigay doon sa mga tao. At yung mga taong yun ay gumaling talaga using ivermectin. Una ko po itong napakinggan, itong ano na ito, senior sa akin ng isang kinakapatid ko, na mayroon isang doktor na nagtopic dito sa aming school, by the name Dr. Manyes, na kung saan sinasabi niya na hindi natin kailangan actually magpabakuna muna. Ang importante tayo ay protektado sa pamagitan nitong ivermectin, at ako mismo yung aking mga pasyente ay gumagaling using ivermectin. Kaya nag-research po ako, ito natagpuan ko sila Dr. Alan Landrito na nakikipaglaban hanggang sa Senado. At ito pa po, balikan po natin ha. Wait po, panoorin niyo po ang mga susunod. Pero medically speaking, meron bang mga tao na kapag umiinom na dahil malakas ang kanilang immune system, umiinom ng ivermectin na hindi sila mahahawaan? Ever. Napaka-taas po ng atas noon. I will say, sa experience ko, mga 95% hindi na talaga mahahawaan pagka ivermectin. Yan guys ah. 95% na hindi ka na mahawaan kung naka-ivermectin ka. Napakataas ng point daw. So bakit kailangan ipilit nila yan? Kasi itong ivermectin napakamura para pang ano lang. Wala silang kita. Kasi ito dati na ito nasa parmasya, guys. Actually itong ivermectin is for parasitic. Ito para sa mga sa worms. Pero nasumpungan nila na hindi lang pala ito na may property na para sa pang worm. Kundi ang laki pang na itutulong, ang dami na pong sakit na nagamit ito, hindi lang po itong tinray nila ngayon dito, pero marami pa po. Pakinggan nyo po yung iba ha, wait lang po, magpo-pause lang ako sandali and then balikan po natin yung iba pa ng mga sinasabi nila. Wait. And guys, itutuloy natin, dito tayo sa unang segment nitong kay Dr. Alan Landrito. Guys, panoorin nyo mabuti, huwag po kayong mag-skip. Panoorin niyo po, ito po ay para sa pamilya ninyo at sa buong komunidad. Panahon na ba nasusukuin po natin itong COVID-19? Ano ang sagot? Dapat. Ngayon din. Hindi na dapat tayo maghintay. Andito po ang ating mga special guest, si Dr. Alan Landrito at si Dr. Benigno Agbayani, na ng Concerned Doctors and Citizens of the Philippines. Let's begin. Yes to ivermectin o hindi? Ivermectin. I think nagiging common na ngayon, nadidinig na ng mga tao, ano itong ivermectin na ito? No? Actually, if I can put it in one word, this is the solution to the pandemic. Guys, in one word, this is the solution of pandemic. These doctors, guys, hindi lang ito basta-basta mga doktor. Talagang mga nag-research ito na doktor. Hindi lang ito basta, ano, ang dami nila guys, hindi lang siya nag-iisa. Ito lang sila yung mga nagsasalita. Pero napakarami po nila guys. Ay, pag nakita natin yung
mga kakayanan itong gamot na ito. Ito mismo yung exact sinasabi ko, ito yung orthomel molecule is the right molecule that will handle the virus. Tatlong mekanismo ang paraan niya para hindi makarami yung virus, hindi makapasok sa loob ng selula. Tatlong paraan mekanismo rin ang ginagawa niya para tulungan niya yung taong nahawa ng COVID-19 na hindi magkaroon ng mga komplikasyon. Kaya kung pagsasamahin itong anim na mekanismo na ito, ito talaga ang mag-aalis ng karamdaman na ito, ang pagkapaha yung panganib na mahawa at hindi na siya makakahawa at hindi na rin siya magkakasakit ng COVID-19. Kayo po ang champion po namin sa ivermectin. Nang sa ganon, marami ang gagaling. At we can bring down also all the sorrow and the pain and the deaths of brought by COVID-19. At si Dr. Agbayani naman ng CDC, Concerned Doctors and Citizens, I'm very happy that you teamed up with Dr. Landrito. Anong masasabi po niyo tungkol sa ivermectin at sa sitwasyon po natin dito sa Pilipinas? Una po, kailangan na natin talaga. Dahil hindi naman naitatago na napakaraming kaso po ngayon, marami na ospital, now more than ever, so to speak. Kailangan natin ng gamot kung pwede bago pa ma-ospital. At meron naman po palang gamot, matagal na si Dr. Landrito, na-discover na niya. Since June and July, nag-prescribe na siya. Tapos March na po, marami na po tayo experience. At ito po ay safe, very safe dahil matagal na po ginagamit. Sipin nyo, nasa essential drugs pala ng Philippines yan for human use, and it's in the WHO essential drugs for human use. And then, does it work? Meron na pong apat na meta-analysis na nagsasabi nag-work siya. Isa na po, in-accept na for publishing. Pag sinabi natin meta-analysis, hindi lang po isang study yan. Lahat po ng mga studies na ginawa, pinagsama-sama, ina-analyze nila, at ang conclusion nila, mukha po tumatalab ito pang iwas o prophylaxis at para mabawasan yung pagka sinasabi ng mortality at maaring hospitalization po. Mm-hmm. Pwede niyong banggitin yung mga iba't ibang bansa sa buong mundo na gumagamit na ng ivermectin na sangkatutak na testimonials na galing sa mga patikan at doktor. Yeah, kung babanggitin natin, napakadami. Actually, 22% na ng mga bansa sa buong mundo. Hindi naman national policy, pwede nilang lang na mga marahil mga doktor doon sa na nakakaunawa sa ivermectin ang gumamit doon. Pero merong tatlong bansa na kakaiba dahil ginawa nilang national policy ito. Sabihin yung gobyerno mismo nila, in-implement ito, ano-ano po iyon. Sa South America, meron yung maliit na bansa, yung Belize. Tapos sa Africa, yung bansa na Zimbabwe. At sa Europa, itong Slovakia. Yeah. Pero halimbawa, itong Bulgaria, para sumunod na ito, yung Jamaica, at marami pa. At kung isa-isahin natin, babanggitan lang ko ng ilan, ano? Sa Argentina, sa Australia, sa Bangladesh, sa Egypt, sa Peru, sa Venezuela, sa Saudi Arabia, sa Lebanon. Pakistan, Iran, at iba pa. Marami yan. Lalo sa US, maraming mga doktor ang gumagamit dyan. Kahit sa South Africa, kung saan ito'y pinagbabawal, marami na rin ang gumagamit dyan. Okay. At kung isa-isahin ko, masyadong marami pa. Okay. Naging popular na siya. Okay. Dr. Alan, kasi maraming nagtatanong, drug ba yan? Droga ba yan? O galing ba yan sa natural ingredients or microorganism? Ano ba talaga ang nilalaman ng ivermectin? Papa, ito po ay isang natural derivative. Galing po ito sa isang bacteria na tinatawag na Streptomyces vermicellis. Hindi ito kagaya ng ibang gamot na in-engineer lang sa laboratory. Natural siya, kaya kayang tanggapin ng katawan natin, hindi magkakaroon ng komplikasyon kung ito ay imemetabolize na, sinasabing be-breakdown na ng katawan natin. Walang magiging masamang resulta, no? Kasi hindi siya natural siya, hindi siya synthetic, no? Galing po ito sa isang bacteria, kaya may classify natin na sa natural medicine po. Yan guys, marami pa yan, and kung gusto niyo po magtanong ay pwede po kayong magtanong about dito, pero gusto ko pong sabihin sa inyo guys,
Ha, sana. Sana po may natutunan kayo ngayong gabi. Meron po kayong nakuha. At i-share nyo po ito, guys. Hanapin po ninyo ito. Ang sa akin lang po kung bakit ko ito nilabas itong mga video na ito, ay kailangan pong magsalita. Kung wala pong magsasalita, wala pong mangyayari. Guys, hindi po kayo pwedeng pilitin dun sa mga ayaw magpabaksin. Hindi ako agin sa baksin, ha. Pero kababasa ko lang po ng isang memorandum about sa ano, na hindi talaga ikaw pwedeng pilitin. Basahin ko na rin sa inyo, guys, bago ako magtapos. Okay, wait lang, ha. Magpo-post lang tayo para hindi masyadong matagal. Wait. Ah, ito na, guys. Ayan, oh. So, kung sabihin sa inyo, galing sa Department of Labor and Employment, Intramuros, Manila. Ayan. Ngayong 2021, Series 2021, Labor Advisory Number. Ayan kayo. Sa 1, 2, 3. Ayan, sa pang 3 niya, guys. Ayan, tabi ko nga muna yung mukha ko dyan. About sa vaccination in the workplace. Ayan. Sa number 3, basahin ko na lang sa inyo, guys. No discrimination or termination. Covered establishment and employees shall endeavor to encourage their employees to get vaccinated. However, any employee who refuses or fails to be vaccinated shall not be discriminated against in terms of tenure, promotion, training, pay, or other benefits, among others, or terminated from employment. No vaccine, no work policies shall not be allowed. Guys, ayan, guys, pirmado po yan ni Silvestre Belo ng ating tinatawag na ano, guys, sa Department of Labor and Employment. So sana, guys, natuto kayo ngayong gabi. Hindi po tayo kayo sa mga nagtatrabaho dyan na pinipilit. No, guys, nandito, maliwanag na maliwanag yan, guys. Ayan, nakasulat yan, guys. And I hope madala nyo rin to. Huwag kayo magkaroon ng takot. Pero hindi po ako against sa, kung gusto nyo pong magpabaksin, go ahead. Ang sa akin po ay magkaroon sana tayo ng liwanag. Impossible naman kasi, biro mo, guys, napakabilis nilang ginawa niyan. And then, ang dami talaga, ako mismo, guys, ang dami kong nakita personally. Sabi ko nga nung nakaraan na nag-live ako, personally na lamang ko, nakita ko mismo yung mga nangyari sa mga aking mga kapamilya, yung aking mga kaibigan, na talagang after na-vaksinan sila, may side effect po talaga. Pero kaya, hindi po ako against dyan. Kung darating talaga na we need to, why not? Pero ngayon talaga, hindi po siya secure. Kaya ako uminom ngayon, ivermectin, guys. So sana kayo rin po, matuto rin kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood, and I hope ay mayroon po kayong natutunan from sa segment na ito. And God bless po sa inyong lahat. At ang aking dalangin po na kayo ay lumusog, ayong lahat ay maging malusog at hindi madamay. Kung sakasakali man na meron talagang malaking side effect yan, o totoo ba yung hakahaka nila na depopulation, mga binabalita international na ang target ay bawasan ang ano ng mga tao, populasyon, hindi ko naman tinatakot yung mga nagbaksina. Yan lang po ay mga hakahaka pa lang na sinasabi ng mga iba. Mapapanood nyo po yan sa YouTube, guys. I hope hindi totoo, para naman yung mga nabaksinan ay hindi naman sana mapahamak. So sa mga nabaksinan na po, ako po ihanga sa inyo, sa inyong katapangan, at saludo po ako na kayo po ay mayroong ganyang pag kukusa na tayo po ay mabaksinan. Ngunit yun nga po, mayroon din po tayong mga pananaw sa buhay, and I hope magtugma-tugma po to para sa ikakabuti po ng ating pamayanan. Salamat po sa lahat, at ito po muli ang inyong Kuya Minso nagsasabing ingat po kayo, at naway samahan kayo ng ating Panginoong Diyos sa bawat araw, lalo tigit ang ating pamilya ay maingatan sa ilalim ng biyaya ng ating Panginoon. Bye, guys!